ulit, welcome sa ating vlog. So ngayon is magmumukbang kami ni Hubby Filipino breakfast. So meron tayong piniritong talong, meron tayong daing, and meron tayong sunny side up na itlog, and then fried rice. So meron kami sa usapan dito, toyo, and then suka. Aka, and then meron tayong saging. So let's eat mga kasulid. Let's eat fried rice. Si CJ sabi. Eh? Ayaw makisabi. Kinamaya ko. Itong daing. Sapsap. Ngayon is hindi ako makakaano ng suka. Kasi may monthly period tayo. Daing. Ano yung hindi mo makakalimutang breakfast nyo noon nung bata ka pa na yung wala talagang pambili? Kape. Kape, bahong sa kanin. Kami rin. Kape. May tuyo at saka... Tuyo at saka mantika. Mantika. Pag hindi mo gusto ang ulam pag bata ka pa, mas piliin mo pa ang tuyo at saka mantika. Noon. Ito yan. Kahit sa mga bata siguro ngayon. Naranasan namin yung experience ko, breakfast namin, ano rin, kape. Kape. And then, ano, example, merong piniritong isda. Yung kape, babahog mo sa kanin. Tapos, piniritong isda. Sa totoo lang, ang isa talagang buhay mo. May kape ako. Alam mo kung bakit? Maraming anak. Yan. Yun ang cause of, ano, poverty. Yung madaming anak. Tapos, isa pa, sa totoo lang, ang gobyerno noon, walang tinatawag na scholar. Ha? Scholarship. Subong naglipa na, marami. Sa Pilipinas. Noon, napansin ko, wala talaga. Mga scholarship? No? Wala. Meron din, pero hindi siya gaano. Meron. Hindi kagaya nung, hindi kagaya ngayon. Naglipa na. Ngayon, makakaano ka ng, avail ka ng scholarship. Tipin mo ah. Ano, di ba? Alimbawa, anim ang anak mo. Anim ang pinapakain mo. Lahat. Kayo. Walo. Nag-aaral lang ang dalawa. Alimbawa, kuliyo, elementary, okay pa. Alimbawa, high school, okay pa. National. Mura lang naman yan. Pag college na, doon na. Doon na talaga ang kwan ng mga magulang noon. Pero ngayon, kahit saan may scholarship. Apat na yung niloto ko niya sa itlog. At saka, may 4 piece ngayon. Diba? Noon wala. Bago pumasok sa school, ang ulam mo, ano lang, kape.
Hindi ka makatikim noon ng sunny side up? Hmm. Hindi. Kasi marami. Scrambled egg. Scrambled egg. Tsaka noodles. Nakasanayan na ng taong. Scrambled egg. Kaya kung yun, dati. Yun yung mga ulam na hindi mo makakalimutan, no? Tapos bihila ka lang makakain ng corned beef. Bihira ka makaulam ng corned beef. Mayaman ka na. Kasi wala kang pambili. Totoo. Mayaman ka na pag may corned beef ka na. Kaya masiswerte yung mga bata noon na masasarap ang mga bata ngayon. Mga inuulam. Coffee. Coffee mate ka lang noon, mayaman ka na. Ngayon lang man yan, yung mga coffee mate yan. Mga 3-in-1, 3-in-1. Wala yan hon. Pinuha lang si Edwin. Wala yan hon. Ito yung mga common na mga breakfast sa Pilipinas. Nasa ano ito? Nasa pagmasang breakfast. Ano? Paging? Paging sa akin. Regumbalat ko siya kasi masakit yung kamay niya isa. Sarap. Sarap ang saging. Hindi kami nawawalan sa amin dito kasi malungkot ang araw ko kapag walang sabi. Nagap ako nagkumising kanina kasi nagluto ako ng breakfast. Si Javi naman bumili ng isda dun sa 7-Eleven dito malapit sa amin. So wala kaming isda na. So bumili siyang isda. So worth magkano yung pinili mo isda? Lapu-lapu, 1 kilo. Magkano lapu-lapu? 140. 140 ang kilo? Yung isa. Yung tawag doon. Tulingan. 1 kilo. Magkano? 70. 70 per kilo? Ano na mura na ino? Sumura yung mga isda dito. Tapos yung isa. Bisugo. Bisugo. 90. 90 ang kilo. Bibili ako ng pangpakbit. Yun ang mahal. 2 pirasong radish. Okay, pati sarap dyan, no? Kamatisan mo lang yung parang salad. Tapos may ganyan ka, oh. 36. Mahal na ang gulay dito, mga solid. Mahal na mga gulay. So, yan. Ito na yung breakfast. Mga mag-appear muna tayo. So, ito yung breakfast namin, mga kasulit. So, meron pa natin ang daing. So, ito yung daing na ito. Pag hindi na ito naubos, ilalagay lang sa ref. Then, tomorrow na naman. So, yan. So, ito na yung breakfast namin, mga kasulit. So, Filipino breakfast. So, common breakfast sa atin. So, ito na yung vlog today, mga kasulit. I hope na gusto nyo. Please like this video if you enjoyed. And don't forget to subscribe sa aking channel. See you sa sunod ko na video. Bye-bye!